Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Kami nga pala sina Teacher Rima at Teacher Fritzy na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin namin ngayon ay isang kwento tungkol sa isang batang nagtatapo ng basura kahit saan na pinamagatang ang basura ni Belinda. Isinulat ito ni Binibining Ninia Quina C. Amoncio ng Division of Agusan del Norte at iginuhit naman ni na Ninia Quina C. Amoncio ng Division of Agusan del Norte, Raquel P. Tarriela at Norman Cruz na parehong mula sa Pampanga. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng multimedia presentation ni na Rima C. Amoncio ng Division of Agusan del Norte at Fritzy Rose C. Amoncio ng Division of Agusan del Norte. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Si Belinda ay kaisa-isang anak ng mag-asawang sina Mang Ben at Aling Bettina. Siya ay mahilig kumain. Nam, nam! Ang sarap ng pagkain! Sabi ni Belinda. At itinapon niya ang supot sa kanyang likuran. Nagpatuloy siya sa pagkain. Nam, nam! Ang sarap! Sabi na naman niya. Itinapon na naman niya ang supot sa kanyang likuran. Belinda, itapon mo sa tamang lalagyan ang mga basura. Pangaral ng kanyang ina. Ngunit hindi nakinig at patuloy lamang sa pagkain si Belinda. Nam, nam! Ang sarap ng pagkain! Sabi niya. Maya-maya ay nakatulog si Belinda sa mesa. Siya ay nanaginip na kumakain. Ngunit itinapon lamang niya ang kanyang basura sa kanyang likuran. Nagulat na lang si Belinda nang lumabas ang galit na diwata ng kalikasan. Tuturuan kita ng leksyon dahil hindi mo itinapon sa tamang lalagyan ang mga basura. Galit na sabi ng diwata. Ikinumpas ng diwata ang kanyang mahiwagang baton. Nagtipon-tipon ang mga basura ni Belinda. Nawala na parang bula ang diwata at naging halimaw ang mga basura ni Belinda. Kakainin ko ang mga batang nagtatapo ng basura kung saan-saan. Galit na sabi ng halimaw na basura. Hinabol ng halimaw si Belinda. Ah! Inay! Itay! Tulungan po ninyo ako! Sigaw niya. Nagtago si Belinda dahil sa takot. Iyak siya ng iyak. Iyak ni Belinda. Diwata ng kalikasan, itatapon ko na po ang mga basura sa tamang lalagyan. Pagmamakaawa ni Belinda.
Anak, gumising ka. Nananaginip ka lang. Pukaw sa kanya ni Aling Bitina. Inay, itatapon ko na po sa tamang lalagyan ang mga basura. Pangako ni Belinda. Mula noon ay tinatapon na ni Belinda ang mga basura sa tamang lalagyan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matutok.